Welcome sa motogarahe.com's testride kung saan ite-testride namin ang iba't ibang motor na available sa Pilipinas at i-share namin ang aming opinion tungkol sa performance, looks, at overall value for money. Hello mga motopeeps! Samahan nyo kaming i-testride ang mga motor na available sa motogarahe.com. At para sa mga current users ng mga motor na ite-testride namin, open ang comment section below para sa inyong mga opinion at suggestion sa mga nire-review naming motor. So, mga motopeeps! Ready na ba kayo? Tara! Test ride na! The TVS Dazz 110 is a scooter made by TVS. Ang TVS ay isa sa pinakamalaking motorcycle manufacturer in India and the company was founded in 1911. Looking at the TVS motorcycle, it has 110cc 4-stroke air-cooled single overhead cam engine that can produce 8.34 hp and 8.3 nm of torque. It is equipped with 14-inch tire which is easy to find sa Pilipinas. The front is 80-90-14 and rear naman is 90-80-14 and take note mga motopeeps, tubeless na siya. For stopping power, hindi ka rin mabibitin because the front is equipped with 200mm disc brake and drum brake naman sa likod. Meron din siyang lock braking feature para sure ka na hindi gagalaw ang motor mo pag nakapark ka. At syempre, one of the best feature of the TVS Dazz 110 is meron siyang USB charger para laging may battery ang cellphone mo o anumang gadget ang bitbit mo. Sun.
After testing the TVS Dazz 110, it's time para i-share namin sa inyo ang aming opinion about the performance, looks, and overall value for money. Simulan natin sa performance, Papa Gian. This motorcycle has a 110cc engine. Kumusta ang performance sa'yo? Performance-wise, syempre, sa 110cc, what do you expect doon sa ganong kalaking engine, di ba? So far, para sa expectations ko naman, na-meet naman niya, sa, lalo kapag city driving, may torque naman siya. Maganda naman yung torque na makakasingit-singit ka naman. At the same time, yung bike is very light. Kaya yung 110cc is suitable talaga para dun sa ganito kagaan na bike. Tapos at the same time, yun nga, manipis siya, magaan, tapos madali siya isingit-singit. So, very recommended para sa mga within the metro gagamitin to. Ayan, yes, saktong-sakto. The 110cc is very suitable kasi very light lang yung motorcycle niya. Don't be fooled about the bike, ah. Mukha siyang maliit, pero when it comes to power and torque, meron siyang laman, di ba? Kumbaga, kaya mong ma-reach yung certain speed na gusto mo at the fastest time. Ibig sabihin, yung torque niya, immediately, maganda yung reaction. Once you twist the throttle, you can immediately feel the power of the motorcycle. So, this is a 110cc, di ba? Kung tutusin, maliit siya. Pero yun nga, once na sinakyan mo yung motorcycle, feel na feel mo kaagad yung throttle, yung power, at the same time yung torque ng motorcycle. At the same time, what's good about this bike is very convenient siya. Alam naman natin ang scooter is you just need to throttle lang, aandang twist na siya. And go. Yes, at isa pa dun is meron siyang dito. Charger! Yes. Na very convenient talaga. So let's built-in charger. Built-in charger. So let's say, yung mabiyahe ka, kailangan mag-charge yung battery. Isa sa mga motorsiklo o iilan lang ang motorsiklo sa Pilipinas na merong built-in charger. Tama. Isa dito ang TVS Dazz, which makes it very convenient lalo pag madalas mong ginagamit yung cellphone, no? Especially sa mga ano, yung mga gumagamit ng Waze sa cellphone. Tama. Very ano, kumbaga very convenient na meron kang charger sa motorcycle mo. So when it comes to performance, pasok na pasok ang 110cc ng TVS Dazz, at the same time yung light body niya saktong-sakto para sa driving sa Metro Manila. Alright, when it comes to looks naman, Papa Gian, ano naman masasabi mo sa ating TVS Dazz 110? Sa looks niya dito sa harap, talagang napaka-modern yung tignan na scooter. So hindi siya nagpapahuli pagdating sa looks, lalo dito sa harap. So napakaganda ng headlight using clear lens, tapos dito naman sa baba is yung park light niya, tapos yung signal light niya. So at night, talagang napaka-visible mo kasi meron ka dito sa taas, tapos meron ka din sa baba na light. So talagang pag na may sasakyan sa harap mo, talagang makikita ka sa rearview mirror or sa side mirror. So napaka-safe nito gamitin. At the same time, yung lines niya napakaganda ng mga ano, puro patulis, tapos mukhang aerodynamic talaga yung looks. Tapos dito papi sa likod naman, kung mapapansin mo itong handlebar, grab rail, yes. So ito, magagamit to, hindi lang siya for looks. Magagamit din siya pag magtatali ka ng mga gamit, magpapatong ka dito, tapos tatali mo yung gamit. Kasi yung iba, nakikita ko, walang ganito. So, ang tendency, dito nila tinatali sa ilalim. Yan. So ito, meron dual purpose to. So, grab bar ng passenger mo, or pwede mong pagsabitan ng mga binili mo. Tapos yun, yung lines din niya and yung decals niya, white base, tapos keep striking yung mga designs na ginamit nila. At the same time, yun nga, yung tail lights. Napakaganda ng tail lights. So, kitang-kita din siya sa gabi using LED lights. Tapos, integrated naman ngayon yung signal lights niya. So, wala kang aalalahanin na. Usually kasi, ang alam ko nagiging problema, yung nakalawit. Yan, so, madaling masira. Yeah. Kasi madalas, pag sumasakay, sumasabit yung signal lights. So, ito, lahat nasa tail lights na. So, integrated ang signal lights niya, tsaka yung brake lights niya.
Yun, napakaganda nito, Papi. Anong ayun, sa'yo? Sa akin, overall din, pagdating ng TVS Dazz, very striking, very attractive, at very sporty looking. At ang maganda dito, is ang TVS Dazz, meron siyang red panel. Yun, so, tama. Okay, lang so, TVS. Ito yung kakaiba, no, Papi? Yes. Sa... Kitang-kita mo tama, na, tama. Diba? Kasi sobrang kadalasan nito is black. Black, black oh, siya, with, oh. But with this one, yung TVS Dazz, very unique ang kanyang red panel. So, yung design pa lang, yung kulay niya pa lang, mapapalingon ka na talaga sa tama. Motorcycle na ito. Kaya pagdating sa looks, ang TVS Dazz, approved na approved kami dahil sa kanya sporty looking na motorcycles. Yes. So, yun na nga, Papa Gian. This motorcycle is available, 59,990. At pagdating sa value for money, Papa Gian, what can you say about the TVS Dazz 110? Sa halaga niya na almost 60,000 or 59,000, yeah. Di ba? Nasa 59,000 price range. Talagang affordable siya compared mo sa ibang mga motorcycle or sa ibang scooters, yes. na magagamit mo sa pang-araw-araw. So, para sa akin, yung value for money, napakasulit. Napakasulit para sa scooter na to kasi lalo na kung magagampanan niya yung gagawin mo for daily commute, yeah. For business. Mm-hmm. Sulit na sulit. Yun tama, nga. Sobrang sulit. Pagdating sa value for money, 59,990, you're getting a 110cc powered motorcycle. Tama. At the same time, you have a very light motorcycle that is agile, na very perfect sa mga cities o sa mga matra-traffic na lugar. So pagdating sa value for money, sulit ang TVS Dazz 110. So ayun na nga, Papa Gian, para kanino ang motorcycle na to? Para kanino? Swak na swak ang TVS Dazz 110. Yun, swak na swak to para yun nga. Sa pandemic, dahil sa pandemic ngayon, nabawasan yung mga public transport natin. So, tapos nakakatakot din mag-commute. So, ito, masasuggest ko para sa mga dating mga nagko-commute or dating mga pumapasok sa work using public utility transport. Ngayon, ito, kung marunong kayo mag-bike, marunong kayo mag-scooter, this is the bike for you. Dahil, pwedeng-pwede nyo siyang gawitin within the metro. Tapos, pwede nyo siyang gamitin pamasok. At the same time, pwede siya para sa mga nagsa-startup na mga negosyante na kailangan ng delivery, delivery vehicle. Na, syempre, mahirap naman mag-invest ngayon para sa kotse kagad. Correct. So, ang motorsiklo kasi napaka-versatile nito. Pwede mong sakyan dito sa likod, pwede kang maglagay ng box, or, tapos yun pa, kaya kung bakit para sa mga bagong nagbe-business, dahil meron siyang USB charging port. So, habang nag-waze ka, or habang naggagamit ka ng cellphone para malaman mo kung saan yung daan mo, naka-charge siya, hindi ka magkakaroon ng problema na maubusan ka ng battery. So, at the same time, dito din, yung compartment niya dito sa harap, napakaluwag para po pwedeng pagsakyan din ng mga gamit na binili mo. Ayun. Or para sa mga small businesses na nagsa-start ngayon. Ayun, tamang-tama yung sinabi ni Papa Gian. If you are a first-time motorcycle users, dati ka nagko-commute at ngayon nahirapan ka na at naghahanap ka ng alternative mode of transportation, swak na swak sa'yo ang TVS Dazz dahil hindi mabigat sa bulsa at madaling gamitin. At syempre, kung nag-i-start ka rin ng negosyo, sulit na sulit ang TVS Dazz para sa inyong negosyo dahil sabi nga ni Papa Gian, magaan at baka mabilis mo maibalik ang return o mabilis na magkaroon ng return on investment. So, yun nga. Overall, this bike, perfect para sa mga first-time users at para sa mga business owners. Swak na swak ang TVS Dazz 110. So, ayun mga Moto Peeps, if you want to own your own TVS Dazz 110, pumunta lamang at bumisita kayo sa aming website, www.motogarahe.com. I-search ang TVS Dazz sa search box, pumili, piliin ang motor, at pagkatapos piliin ang dealer na pinakamalapit sa iyo. At pagkatapos mo mag-fill up ng form, magantay na lamang ng tawag mula sa amin kung kailan mo pipick upin ang motorsiklo. At syempre, pag bumili ka, through our website, makakakuha ka not only freebies mula sa dealership na pinili mo, but also additional freebies mula sa amin sa motogarahe.com. We would like to thank Alpinestars Philippines, Motul Philippines, and KYT Philippines. At syempre, thank you, Imprint Customs. Okay, mga Motopeeps, please don't forget to like us on Facebook, motogarahe.com, at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Motogarahe Official. At ayun na nga, mga Motopeeps, basta, when in doubt, gas lang. Bye! Gone.
motogarahe.